senatorial survey ninyo that came out, I think, a couple of weeks ago. Tama ba yun? About last week ba, na nangunguna pa rin si former President Duterte. Does it, ano tawag dito, pareho ba? Did you get similar findings from the survey conducted by the Magdalo Group? Kung saan, medyo, o yan, mukha nga, wala. Medyo hindi pasok sa top 12 yung mga tinatawag na mga kakamping na mga politiko. Ganon din ba ang findings ninyo? That's from our survey po. So, yan po yung sa survey po namin, fieldwork po niyan, Feb 7 to 10. Okay. So, mabilis lang po talaga yung turnaround namin. Na-release po namin siya. Nung Valentine's Day namin na-release yan. 2% margin of error, 95% confidence level, 2,400 interviews nationwide using our mobile application, Tanger po. And lumalabas din po sa survey namin yung tinatawag po ng mga kakamping, sabi nga po ni Sir Michael, yung Ma'am Ina. Lumalabas ang highest rated po na kakampings will be si VP, former Vice President Lenny. Sabi po, number 16 siya at 30%. Oh. She's right below Senator Lito Lapid at number 13. Senator Revilla, number 14. Former Senator Ping Lacson, number 15. So number 16 po si VP Lenny Robredo. Following her closely, si former Senator Bam Aquino, 18. Uh-huh. So, nasa top 20 po, tatlo po, si VP Lenny, Senator Bam, Senator Kiko Pangilinan at number 20. So, wala po siya sa top 15. Okay. Ay, yung nasabi mong pangalan, in-announce na yan ng Liberal Party, si former Senator Bam, former Senator Kiko, na magiging pambato nila sa 2025. Given their current standings now and based on your, readings of previous surveys, are they too far to have a good chance in the 2025 elections? Masyado bang malayo ang kanilang hahabulin kung ang numbers ngayon ang pagbabatayan? That's a great question, ma'am. Pero in terms of the margin of error po kasi namin, 2%. So it's plus minus 2%. So statistically, pwede pa po makahabol yung mga candidates na yun. Particularly if they focus on their strength and of course focus on the weakness as well. Kasi ang lumalabas po sa data namin, si VP Lenny, Senator Bam, Senator Kiko, ang nagdadala sa kanila 18 to 25 years old. So now, mga bata, okay, young 18 voters. To 25. So they need to push younger voters to register. Kasi in terms of the data, yun ang highest voter preference nila. So if they can go with that demographics, push better, and then maybe they can work better po kasi majority po ng voters natin nasa 26 to 50 years old. Medyo mababa po yung rating nila doon compared sa others. They can also focus on that. Oh, and okay. Thank nila, Ma'am Ina, Sir Michael, Southern Luzon and Bicol Region. Lahat silang tatlo. Dinadala po sila sa particularly sa Bicol Region ni VP Lenny Robredo. Oh, so parang lumalabas po doon 4 to 5 out of 10 ng taga Bicol sila ang preference. Pero they can also focus on areas such as NCR and Central Luzon. Yung Northern Luzon, medyo mababa po sila doon talaga. So NCR and Central Luzon may opportunity for them. And even Visayas. Particularly po sa, mataas na sila sa ano sir eh. Ma'am Ina, sa Western Visayas, doon sa data po namin. If they can move towards Eastern Visayas, Central Visayas, they will have a fighting chance.